Magandang araw sa inyo lahat, mga anak. Muli ako ang inyong guro sa Ginoong Binapoko at nandito ako upang maghatid ng mga kapanapanabik na paksa hinggil sa ating asignaturang Araling Panlipunan. Kaya kung handa ka na, magsimula na tayo. Ngunit bago ang lahat, gusto ko muna sana magpasalamat sa lahat ng mga mag-aaral na patuloy na sumusubaybay at nakikinig at natututo mula sa aking mga online classes, sa mga learning package na aking ipinapaskil sa ating LMS na Genyo at sa YouTube channel ko na inyong maaaring balikan kung sakaling mayroon pa kayong gustong mabalikan at matutunan mula sa ating asignatura. At syempre, bago natin simulan ang ating talakayan, kailangan muna nating malaman ang ating mga tunguhin gamit ang ating work plan na magsisimula sa ang maunlad na pamilya, may mga bagay tayong tatalakayin, may mga bagay tayong sasagutan at sa dulo ng ating paksa, ay lalahatin natin ang lahat ng natutunan natin para sa araw na ito. Kaya kung handa ka na mga anak, magsimula na tayo sa ating pangunahing gawain. Tingin tayo sa larawan, makikita natin mga anak ang larawan ng isang pamilya na naghahawak kamay at nananalangin. Pero mas malalim dito ang aking katanungan. Dahil ang aking katanungan ay, ikaw bilang mag-aaral ay paano mo masasabi na ang isang pamilya ay maunlad? Malamang iniisip natin maunlad ang pamilya kapag mayaman ito o kaya maunlad ang pamilya pag sama-sama ito. Mga anak, lahat ng sasabihin ninyo ay tama. Yan ay masasabi nating wasto. Magiging maunlad ang pamilya kung lahat ng bahagi ng pamilya mula sa mga anak, magulang at magkakapatid ay nagtutulungan para magawa ito maunlad. Ngayon, yung konsepto ng pamilya ay dali natin sa mas malaking konteksto, no? Kung dadali natin ito sa konteksto ng isang bansa, mga anak, ay makikita natin na ang bansa natin ay maaari din nating paunlarin kung tayo bilang mga Pilipino ay magkakaisa. At yan na nga ang magiging talakayan natin para sa araw na ito. Sa ating talakayan na pinamagatang, ang kaunlaran ng bansa at ang bahagi ng mga mamamayan dito. Kumbaga, ang bansa natin ay ang bahay na ating tinitirahan. Ang pamahalaan natin ay ang ating mga magulang at tayo bilang mga Pilipino ang anak nila at lahat tayo ay magkakapatid na dapat nagtutulungan para sa kaunlaran ng ating bansa. Kaakibat yan ng ating learning target na kaya kong masuri ang mga bahaging ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran sa bansa. At syempre ay magsisimula tayo sa isang pangunahing katanungan na paano natin masasabi na ang isang bansa ay maunlad. Paano nga ba natin mailalarawan ang isang maunlad na bansa? Ayon sa aking mga pag-aaral, mga anak, ang mga bagay na makapagsabi na ang bansa ay maunlad ay kung mataas ang pamantayan ng pamumuhay at ekonomiya. Dito na papasok yung yaman ng bansa. Kung ang mga tao ba na ninirahan dito ay komportable sa kanilang pamumuhay. Mababa ba yung bilang ng mga tao na naghihirap at maayos ba ang kanilang kalagayan bilang mga mamamayan? Pangalawa, masagana sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ang mga tao ba naninirahan dito ay nagugutom o palagi ba silang masaya? Ang mga serbisyo ba na ihahatid sa mga tao ay agarang nakukuha? At maayos ba ang kalagayan ng mga tao na naninirahan dito? At pangatlo, mayroong demokratikong pamahalaan kung saan nagtutulong ang pamahalaan at ang mga mamamayan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, mga anak, ng pamahalaan at ng mamamayan, ay nagagawa nating magkaroon ng magandang relasyon na mas lalong makapagpapabuti sa ating bansang kinaroroonan. Kailangan na natin, mga anak, ang mga katangian ng isang bansa na maunlad. Kailangan din nating malaman kung ano ba ang kailangan gawin ng mga tao na naninirahan dito para mapaunlad yung bansa. No, paano natin maaabot ang tatlong bagay na ito? Pasok tayo sa katanungan na paano nakatutulong ang pamahalaan sa pagpapaunlad sa bansa? Siyempre, kumbaga kagaya nga nung ginamit nating konteksto kanina, yung pamilya, may mga magulang na gumagabay sa mga anak nila. At sa kaso na to, mga anak, ang pamahalaan ang ating magulang. Ngayon, ano bang ginagawa ng pamahalaan para mapaunlad ang bansa? Kagaya ng ating pangulo. Mga anak, may mga bagay tayong kailangan malaman. Kailangan mapaunlad ng pamahalaan ang pangkabuhayan ng mga tao. Ang mga tao ba sa isang bansa ay may trabaho? Kailangan nilang mangampanya at magpasok ng mga batas
na maaaring makapagsiguro sa kabuhayan ng mga taong naninirahan sa bansa. Pangalawa ay ang kaunlarang pampolitika. Ang mga batas ba na kanilang ipinapasa ay mayroong kinalaman sa ikabubuti ng mga tao. No, ang mga panukala ba na isinusulong ng ating mga senador ay nakapagdudulot ng disiplina, kabutihang loob, at yung kabuuang kabutihan sa ating bansa para mapanatili itong mapayapa at may kaayusan. At siyempre, pangatlo, ito napakahalaga, ay yung kaunlarang pangkultura. Bilang mga Pilipino, kailangan ng pamahalaan na mapagyaman yung kultura natin para tayo ay magkaroon ng pagkakakilanlan, hindi lang sa ating bansa mismo, ngunit para makilala din ang Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para magkaroon tayo ng sarili nating identidad bilang mamamayan, Pilipino. At kung dinalakay natin mga anak, ang mga gampanin ng pamahalaan para sa ikauunlad ng ating bayan, kailangan bilang tayo mga Pilipino, mayroon din tayong gawin para sa ikauunlad ng sarili nating bansa. Kaya darating tayo sa katanungan na, paano nakatutulong ang mga mamamayan sa pag-unlad ng bansa? Tayo bilang mga Pilipino ay kailangan magsulong din ng mga gawain para masiguro na ang bansa natin ay magiging maunlad. Ilan lamang sa mga maaari nating gawin mga anak ay, una, ang matalinong paggamit ng mga likas na yaman at serbisyo. Mga anak, tandaan natin ang ikinabubuhay natin sa mundong to ay ang mga likas na yaman. No? Dito din ang gagaling yung mga serbisyo na maaaring maibigay sa atin, kagaya ng mga serbisyo na ng pagkain, ng mga lupa na ginagamit natin para magsaka, para mangisda. Kaya dapat maging responsable tayo sa pangangalaga ng ating mga likas na yaman at matalino natin itong gamitin. Pangalawa, yung wastong pagtatrabaho at pagtangkilik sa lokal na produkto. Sino ba magmamahal sa sarili nating bansa kung hindi tayo din namang mga Pilipino? Kaya suportahan natin ang isa't isa para mas lalong dumami ang mga trabaho na para sa atin. Imbis na mapunta ito sa mga tao mula sa iba pang mga bansa. At pangatlo ay ang pagtupad sa mga gawaing pansibiko bilang mabuting nilalang na ating tinalakay noong nakaraang talakayan. Mga anak, siyempre mas mahalagang katanungan dyan. Natalakay natin yung sa pamahalaan at sa mamamayan. Pero bakit mahalaga na magtulungan ang mamamayan at pamahalaan para sa kaunlaran ng bansa? Darating tayo sa mga kasagutan na una ay mas epektibo ang batas na ipinapatupad ng pamahalaan. Kung ang pamahalaan ang gumagawa ng batas at ang mga tao ay sumusunod, mas nagkakaroon ng kaayusan sa ating bansa. At sino bang hindi gustong manirahan sa bansa na maayos? Magagawa natin yan kung magtutulungan tayo bilang mamamayan at pamahalaan. Pangalawa, mas nagiging maligaya ang mga tao dahil napupunan ng kanilang mga pangangailangan. Kapag tayo nagtatrabaho ng maayos, ang relasyon ng pamahalaan at ng mga mamamayan ay mas nagiging mapayapa na ibibigay nila ang ating pangangailangan nang sa gayon ay maging mas maligaya tayong gumawa ng ating mga responsibilidad bilang mga tao. Kung ikaw bilang estudyante, mas matutuwa kang mag-aral ng mabuti. Pangatlo ay mas mabibigyan ng kapayapaan ang bansa kapag ang pamahalaan at ang mga mamamayan ay magkatuwang. At yan ay isang bagay na napakahalaga sa isang bansa, yung kapayapaan. Hindi tayo natatapos dyan mga anak, siyempre meron pa tayo mga bagay na sasagutin, nasusubok sa ating talinong lingwistika, logical at pansarili. Una, paano mailalarawan ang isang bansa na maunlad? Pangalawa, paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang pamahalaan? At siyempre, paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang mga mamamayan? Inaasahan kong malalaman ninyo ang kasagutan sa mga tanong na ito sa pamamagitan ng ating paksa para sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Ginoong Binapoko, nandito para maghatid ng mga paksa sa araling panlipunan. Tandaan natin mga anak, ang mga paksa na ito ay para sa ating buhay na dapat nating isinasabuhay. Kung kaya dapat patuloy tayong matuto nang sa gayon ay patuloy tayong umunlad. Magandang araw sa inyo lahat.